guys, andito tayo sa bahay nung isa sa mga pinakamagagaling na stone setter dito. Pakita ko sa inyo kung paano sinesetting yung brillante doon sa alatas. Mga technique para makita nyo. Teka. Okay guys, ito ha. Yung shop ng ating galang-galang na kaibigang stone setter. Ang pinakamagaling sa may kawayan. Yan, yung mga yan. Anong ano itong gawa mo pala yun? Micro setting na higaw, pares. Micro setting ng higaw, pares to. May ano yan eh, no? May panggit na eh, no? Ayun guys, yung pinabaunan ng sahing ang tawag dun. Ano sahing dun? Oo, yan. Iniinit yan, tas lumalambot siya ng konti. Ibinabaon ngayon yung alahas doon. Yan, focus natin. Para pag pinalo, pinaluan, para habang binabaon yung bato, hindi gagalaw. Kasi pag gumagalaw yan, posibleng mabasag. Diba talaga, pag mahusay, hindi nawawala ng gawa eh. Yung kumpare ko sa Salusay, walang gawa ngayon eh. Ito ba yung ano yan, lalagay sa gitna? Itong sa gitna. Kasi ano, iaayos ko pa yung ano, pipilis ko pa yung maayos na pa. Pero, kasi bumawa pa ko yung hinggang manawa. Ah, oo, sige, okay. Ayos lang ba yung pwesto ko? Hindi kinasiwa? Ayos lang? Guys, kinakapit yung unyas. Yun yung mga ngipin na kumakapit dun sa bata. Masakit sa mata yan kasi micro yan. Yung nakita nyo, may ginagamit siyang special lens. Kasi masakit sa mata. Napansin nyo, madinis yung gawa ni Bossing. Medyo madumi kasi tingnan pag platero ka at malinis yung pwesto naman pag stone setter ka. Bawat isa, 0.02 pointers bawat isa. Yung sukat po ng bawat brillante na yun. Ilang piraso yung nakapaikot na yun? 18 piraso. Ah, kahapon pa yan? Problema yun, no? Pagka hindi maayos yung pagkakasara, sabitin sa sinulid, sa tela, no? Matatanggalan. Oo, oh, matalim na. Nakaranas ka na naputulan ng unyas. Ah, dun yun eh, no? Pagka napuputulan ka, paano yun? Ikaw na, kaya mo na mag-repair? O binabalik mo ron? May termino ba yung pagbibilog na yan? Ba tawag dyan?
lalapat lang eh. Nababasagan din po sila pag namali ng palo. Oo, yun. Pag hindi nasa sentro sa unyas, dumaples, tumatama po yung bawat palo na yun sa bato. Basag yun. Okay. Pagbagsakan yung pagitan para mabuo. Pabagsakan yung... Ayan, yan po. Ayan yung talim na ginagamit. Gano'ng katagal-kal bang gumagawa niyan? Twenty-eight years? Ano yung napapansin nyo ah? Nabubuhay na yung mga ng brillante. Tatoy yan, di ba? Yung mga lupa na yan. Yan. Tatoy po tawag dun kasi kailangan dyan yung maliit na matilyo lang. Hindi po pwedeng malaki kasi nga pag sumablay makakadurog ng bato. Nasa magkano singil mo niyan pagka ganyan? Sa 15 pesos. 15 pesos kada bato. Ano yun? Depende sa kung ilang pointers? Depende sa laki? Sa pagkamalaki siya na yun. 400 per kilatis. 400 per kilatis. By size ang pinag-uusapan. Sa oo, kasi mas mahirap gawin yun eh, mas mabusisi. Sa kasing solo, 10 pointers pataas. Yun, 10 pointers pataas, 400 per karat. Kagaya niyan, yung pang sentro na yun. Ayos sa pair lang nga, siguro ano, ito, para dito. Ayan. Ano lang yun, yung susunti lang. Yun, ganda. Sa 120 isa. 120 isa. Kabit. May kinakita solo ng timanong tuyas. Tapos, hindi na mahihirapan yung mag-iis niya rin. Matatakpan siya ng ano eh, ilalim ng doon sa file. Yung ginagawa niya, kinikinis niya yun yung mga tinutukan niyang unyas ng brillante. PC lang yung ginagamit niya ngayon. May roko ba yan? Labin, meron na ang timano ko. May roko na ang timano. Yung roko yung parang bato na ginagamit yung pinakaskas yung parang bumuntag. Para siyang rubbing compound. Special
Magkano singil mo niyan pag ganyan? Sa 15 pesos. 15 pesos kada bato? Ano yun? Depende sa kung ilang pointers? Depende sa laki? Sa pagkamalaki siya, 400 per kilatis. 400 per kilatis. By size ang pinag-uusapan? Sa maliit, medyo mas. O kasi mas mahirap gawin yun eh, mas mabusisi. 10 pointers pataas. Yun, 10 pointers pataas, 400 per karat. Kagaya nyan, yung pang sentro na yun. Abus sa pair lang yun, siguro ano yun. Ito, para dito. Ano lang, hindi ko sa tinitin. Yun, yun. Sa 120 isa. 120 isa. Okay. 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 Paraan lang. Ito ang Pinoy. Ito ang Pinoy. Ito ang Pinoy.
Malabo yan yung mga wax pa. So, may baka nung wax. Pagka lalabas na grill yun. Yun. Ayan, bilog na yung ano, unyas. Ano kailangan siya, Ray? White gold, 14K. Ilagyan niya po ng slope yung talim. Needle piles yung pigil na maliit para sa mga ganyan yung hindi ko pesa. Ayun guys, nadali na ating master stone setter. Tatanggalin niya na ngayon para makita niyo yung tsura niya pagka nabunis sa sahing. Ang isyapan ito Nandun. Okay lang. Kaya nga eh. Kaya nga nung sinabi ni Kuya Johnny, tara na. Kaya, mayroong karto nagdala yung pamagawang karto. Ah. Liga po, may gagawin na kita. Ah. Ah. Kasi ito, inayos ko. Ay, inayos mo lang ba yan? Tara, presentable.
Totoo naman sa bagay. Pero hindi naman kailangan yung, ano, importante yung quality ng gawa eh. Unti-unti po yung pagtatanggal ng sahing kasi kahit tapatan mo na po yun, yung lumalambot lang nun, yung outer layer niya ay nasa loob, medyo matigas. Hindi mo po pwede yung pwersa yung hilahin yun kasi baka ma-deform. Ano yan para gasolina? Ayan, gasolina po yung nilalagay niya. Panlinis naman doon sa konting sahing na nakapapit pag doon sa baba. Ayan mo kasing bagong ginagamit ngayon, ultrasonic ang tawag doon. Yung pantanggal ng sahing na nakakapit sa lahas. Ito ngayon, back to basics, gasolina, kaya bulilit na brush. Best of the best kamo itong mga ano kumbaga sa anime, mga hokage itong gumagawa sa harapan nyo ngayon. Mga legendary. Kung quality gawa pong kailangan nyo, eh, sila po ang mga taong dapat yung kausapin. Pag interesado kayo, message kayo, comment kayo. Tuturo ko po sa inyo kung saan nyo sila pwedeng mahagilap. Medyo mahirap lang magpa-appointment sa mga ito dahil hindi naubusan ang gawa ito. Okay po yan, natatanggal yung sahing na yan. Mamaya, malinis na malinis na yan. Tutunaw yan man. Tutunaw yan man. Mababad yan talaga. Ang supervisor. Okay guys, ito. Madali na. Ayan na. Ikaw na mag-a. Ma? Okay, ito. Ito yung susunod na project ni Parang Ray. Anong bato to, pare? Princess Cut Diamond. Princess Cut Diamond. O oh, yan. Bali, ilan yan? Ano yan, ah? 6 pieces na princess 2.15 carats. 2.15 carats. Tingnan nyo kung gano'ng kaganda yung bato. Video. Partida, nakadikit pa sa wax yan. Yan ang ano, yung next project. So ito naman mga kaibigan, para naman makita nyo kung sino yung ating magiting na mandirig na. Boss Ray, harap na kita. O yan, kung may kailangan kayong pagawa, si Boss Ray na kailangan nyo hanapin. Kung sakaling kailangan nyo malaman yung address niya, contact number niya, kung interesado kayo, mag-comment po kayo. Yan ang sasagutin ko dun sa natin. So, maraming salamat. Sana nakatulong. Okay. Sa mga nakagusto guys, ha, huwag nyo kalimutan mag-subscribe po. Pa-comment, pa-like, tsaka pa-share. Thank you. Boss Ray, salamat.